Kumusta mga boss idol? Magandang araw sa inyo. Andito nga tayo ngayon sa ating bagong video na kung saan tatalakayin natin ang balitang tumaas bigla sa top 5 ang rankings ni Kai Sotto at ang rason ng pagkatalo ng Brooklyn Nets. Pero bago natin yan simulan, intro na muna natin to. Magandang araw muli mga boss idol. Una nga tayong dumako ngayon sa rason bakit nga ba madaling napatumba ang Brooklyn at naibaon sa 0-3. Siyempre sa simula pa lang nga ng quarter ay medyo nakakasabay nga sila sa tempo ng laro. Sadyang meron lang talagang oras na gumagawa ng run ang Boston Celtics kaya naiiwan sila. Pero nahahabol naman nga ito ng Nets. Sadyang hindi lang talaga nila napapanindigan ang kanilang pagbawi at pagtala ng puntos sa huling minuto ng fourth quarter. Kung mapapansin nga natin ay pinabagsak talaga sila ng sarili nilang 18 turnovers. Kaya dito pa lang ay pwede na nating sabihin talo nga talaga sila. Pagdating naman nga sa depensa, malamya talaga sila dahil na rin sa kakulangan nila ng matatangkad at big man. Hirap na hirap ngang makakuha ng rebound ang Nets. Paminsan-minsan pa nga ay naaagawan sila. Kulang pa nga sa pagiging agresibo ang kanilang frontcourt sa mano pa ng pagiging foul trouble ni Kyrie Irving. Nag-struggle rin nga dito mismo si Kyrie Irving at si Kevin Durant na meron lamang 32 combined points. Malayong malayo sa kanilang ginagawa dati. Nagtapos nga sa score na 109-103 ang kanilang laban. Kaya kung sakaling ang matalo muli sila sa Game 4, dito na nga official ng first round exit ang kanilang prangkisa. Dito naman tayo dumako sa update kay Kai Sotto. Alam naman nga natin na paunti-unti na ngang lumilitaw at lumilinaw ang pagpasok ni Kai Sotto sa NBA. Napag-usapan nga natin kahapon na eligible na nga siyang pumasok sa liga. Hinihintay na lang nga nito na matapos ang season ng NBL. Pero syempre punta na muna tayo sa naging laro ng Adelaide 36ers kahapon laban sa New Zealand Breakers. Nagtapos nga ang laban ng ito sa score na 93-60, napakataas nga ng kanilang kalamangan. Dito nga ay nakapagtala ng double digit points ang ating pambato na si Kai Sotto ng 12 points at 7 rebounds. Medyo kung mapapansin nga natin ay nakakakuha na ito ng mataas-taas na minuto na umaabot ng 20 minutes a game. Magandang senyalis na nga ito upang mas maipakita niya ang kanyang kakayahan sa ilalim ng basket. Base na rin naman nga mga boss idol sa inilabas na balita ngayon, tumaas nga daw bigla sa top 5 rankings sa NBL ang mga NBA prospect na papasok ngayon sa draft. Nasa panglima nga ito na ibig sabihin mataas nga ang tsansang maganda ang scouting report para sa ating pambato. Alam naman nga natin sa susunod na buwan na gaganapin ang 2022 NBA draft. To be exact mga boss idol, June 23 to 2022. Kaya bago nga matapos ang regular season ng NBL ay malalaman na nga natin ang desisyon ni Kai Sotto. So yun lamang mga boss idol, mag-subscribe, bigyan ng like ang ating video at please click yun na rin ang notification button para updated kayo sa mga bago kong labas na video. That's a wrap. Thanks for watching.